feeding program natin ay nakadirect sa yung tinatawag na wasted at saka mga undernourished. Pero kung sana dadating ang panahon na lahat na bata matulungan natin. Kasi nagiging status issue ito. Ang mga bata na qualified silang pakainin sa wasted, etc. Nahihiya sila. Kaya hindi sila kumakain kasi nakikita nila na yung ibang bata masarap ang ulam, magandang tingnan yung kanilang mga baunan, etc., etc. So, i-expand natin ito. Ang sabi nga, paano na yung feeding program ninyo na wala namang klase? So, we're working with the, with the local governments. Well, I'm glad, but yeah, they're doing a good job. Thank you very much. Well, my nanay also was one social thinker at the time. Ako ang na-social. Ako ang nabaliktad, naging social problem. I hope. My mother was also one of the advocates yung ganon ng iwanan yung pamilya. She would always nag my father to come up with a program to intervene sa... Usually, yung mga may problems na gano'n na yung gano'ng klaseng behavior, matitrace sa family relationships na iniwanan, plus, mga, as I said, yung confusion about their identity, at saka anong tinuturo sa kanila. This is not an indictment of the male species dito. Pero itong putang na Pilipino na to, they just live together without benefit of a marriage, create a family, maybe a family home. Ang mga problema nitong unggoy nito, kasi because they do not have, they are not beholden, unless those who are really with the conscience, kasi wala mang kasal, iniiwanan lang ang mga pamilya. Yan ang gusto ko talagang patayin. So I want to bring the DDS here, pero mahalata eh. Yan ang gusto kong patayin mo kung pagkawalang. Yeah. Mm-hmm. Diyan ako galit sa mga ganun. Totoo lang. Tapos mabugbog pa. Kaya yan, pagdating sa akin, mabugbog rin. Mabugbog rin abuti sa akin. Saka yung violence sa family, isa din yun sa causes ng dysfunctional behavior yung kasi kung anong nakita gagawin nila so yun lang Mr. President yung dalawang bagay yung yung mental health at saka yung health literacy. Yes. Na isama namin sa curriculum namin. Mental health is closer to my heart because my mother spent her lifetime onto it. So, I just give me the memo na lang tayo. Mm-mm. Para kung mandalian, gano'n na lang. Yes. Like to remind me. Yes, Mr. President, thank para, you. Para mandalian dito. I'm more, my administration has always been more on sa tao. Sa tao ako, hindi ako sa yung grandiose thing. Ang ano ko talaga is, siguro I just learned it also from my father. Ganun ang ano niya.